Alright, hello everyone. Psychometrics pa rin ang lecture natin today. We will talk about norm principles. Tungkol saan tong lecture, mamaya malalaman ninyo. As always, babasa muna ako ng biblical passage related to this topic. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So yung binasa ko, galing sa book of Genesis, chapter 6, 5 to 7. Actually, nung binabasa ko tong passage na to, may na-realize lang ako tungkol sa norm. Kasi sa mga lectures ko, no, hindi naman ako nagbabasa ng passage na walang kinalaman sa lecture. So, anong connection ng Genesis sa norm? In connection to these passages that I've read, no, ang na-realize ko, norm is not equals to moral. Hindi ibig sabihin na maraming tao ang ganun, maraming tao ang gumagawa, maraming tao ganyan mag-isip, ibig sabihin, tama yung patterns na yon. Kasi in our human nature, meron tayong maling assumption na porket ginagawa ng marami, uso, popular, ibig sabihin, tama. At yung mga tao na hindi katulad ng popular, mga weirdo. Mali. Merong something sa mental health. Nagigets nyo? So, going back here, no? Hindi ibig sabihin norm, ibig sabihin moral. Ang biblical basis, yung nangyari dito sa verse 7. Diba? Actually, doon pa lang sa previous verses . Ano ang norm noon? Masama. Man is full of wickedness. Yan yung uso. Yan yung popular. Pero ibig sabihin ba noon, dahil yan ang uso, yan yung popular, yan yung naging tama? Hindi. Nanatili pa rin masama yung ginagawa ng popular. That's why in verse 7, ang reaction ni Lord is to blot out man whom I have created. So sa mata ni Lord, wicked pa rin yung ginagawa ng tao kahit yun ang uso. Diba? Ito yung uso, ito yung popular, pero hindi ibig sabihin nun, moral yun. So isa pang lesson na pwede nating matutunan dito, no, ang pagiging tama o pagiging mali ng isang behavior o ng isang thinking pattern, walang kinalaman yan sa dami ng tao na meron nun. Because we have a tendency to believe that simply because something is popular, something is usual, typical, tama. Mali yung ganung assumption. In fact, dito sa second point ng yellow box, kahit nga ikaw lang mag-isa yung gumagawa ng isang bagay, hindi ibig sabihin nun mali ka. Most of the time, kung sino pa yung konti, kung sino pa yung siya lang yung gumagawa nung bagay na yun, yun pa yung tama. Yun yun na sa verse 8. But Noah found favor in the eyes of the Lord. In this situation, Noah was not part of the norm. He was so different from the norm. Pero hindi ibig sabihin nun mali si Noah. Mag-isa lang siya, or konti lang sila, kasama pamilya niya, pero sila yung tama. Hindi ibig sabihin mali sila simply because they are not following the norm. So again, ang general principle dito, no, ang pagiging tama o mali ng mga bagay sa mundo, hindi dapat nakadepende yan sa kung ano ang norm. The rightness or the wrongness of certain things in this world independent of the norm. Maliwanag. Now, to be more specific, ano ba yung mga norm na mukhang uso? Typical. Kaya maraming tao iniisip mukhang okay lang yun. Yan. In our society today, magnakaw, pumatay, premarital sex, smoking, bisyo, katamaran, magmura, yung paniniwala na walang Diyos. Usong-usong ngayon yan. Many young people today are believing that there's no God. And they think it's normal. They think it's moral. They think okay lang yung mga bagay na yan. Although this is the norm, it doesn't mean it is right. And vice versa, hindi porket konti lang, hindi porket ikaw lang yung gumagawa ng mga yan, ikaw lang yung nagsisimba, ikaw lang yung nagpe-pray, ikaw lang yung nagba-Bible study, ikaw lang yung tumutulong, ikaw lang yung nagsishare ng gospel, ibig sabihin mali ka, hindi ganun. In fact, pwedeng kahit mag-isa ka lang ginagawa yan, ikaw yung tama. Got that? Kaya ang application dito, no, and this is where we are bridging this short reflection on norm,
The application here is, every time we encounter a norm, kailangan nating suriin, kailangan natin evaluate kung yung norm ba na yan, tama. Kasi hindi lahat ng norm, tama. May mga norms na tama, may mga norms na mali. Alright? So yan yung general principle na gusto kong i-establish in this lecture, and in connection to that, ganun din sa psychometrics. Every time we see a norm in the test manual, hindi ibig sabihin dahil nasa manual yon tama na yung norm na yon, yun yung gagamitin mo to interpret raw scores. You also have to evaluate whether that is the right norm to use to interpret a certain raw score. Kasi kapag ang ginamit mong norm, yung mali, hindi yan yung tamang norm pang-interpret mo ng raw score, ano mangyayari? Magkaka-loko-loko, magkaka-mali-mali ang assessment mo. Because remember, your assessment comes from your interpretation of the raw score. But your interpretation of the raw score depends on what norm you are using. So dapat sisiguraduhin mo na tama nga, appropriate nga yung norm na gagamitin mo to interpret the raw score. So, this lecture will focus on that issue. Ano ba yung qualities ng norm? Na kapag nakita mo yung mga qualities na yon, masasabi mo na ito yung tamang norm na dapat mong gamitin to interpret the raw score. Principle number one, always check the indicators of appropriateness. In other words, ang key question na dapat mong tinatanong every time you encounter a norm, appropriate ba itong norm na to na pang interpret sa isang raw score? Analogy, parang katawan at dugo. Hindi lahat ng blood type appropriate sa katawan ng tao. Bago ka mag-blood transfusion, sisiguraduhin mo muna na tugma yung dugo na ipapasok mo sa katawan. Kasi pag hindi, hindi tugma yung blood sa body, magkakaroon ng problema, pwedeng ikamatay yan ng patient. So ganun din yung trato natin when it comes to raw score and norm. We should make sure na match dapat in terms of certain qualities yung raw score sa norm. Yung katangian ng raw score dapat tugma, match, appropriate sa katangian ng norm. So ang tanong, ano ba yung mga qualities na yan? Na kapag nakita mo yung mga qualities na yan, appropriate nga yung norm na yan to interpret the raw score. Number one, dapat titignan mo yung nationality ng norm. Sino-sino ba itong mga tao na ito na binubuo ng norm? Because remember, norms are consist of scores of people who took this test in the past. Ano ang origin nila? Ano ang nationality nila? Dapat yung nationality ng norm tugma sa nationality ng raw score. Got that? Very simple illustration. Kung ang raw score mo Pilipino, dapat na mag-i-interpret dyan Filipino norm. Kung ang raw score mo galing sa isang Amerikano na galing Alabama, dapat ang norm na i-interpret mo dyan Amerikano. Diba? Yung locality ng norm, tugma dapat sa locality ng raw score. Kung ang raw score mo galing Bito Cruz, dapat Filipino norm ang gagamitin mo. Kung ang raw score mo dito galing Philadelphia, USA, yun yung raw score, doon ang galing yung raw score, isang kano from Philadelphia, dapat American norm ang gagamitin. Unfortunately, this is one of the problems we have in Philippine psychological testing. Marami pa rin situations where our raw scores galing sa Pilipino, pero ang gagamitin nating norm, yung foreign. Usually, yun na yun sa manual. Kasi karamihan nga ng mga test natin, Western developed. So, yung norm na nakasama dyan sa manual, Western. Tapos, papasagutan mo sa mga Pilipino, so meron kang local raw score, ang i-interpret mo, ang gagamitin mong norm, I mean, is yung foreign norm na nandoon sa loob ng test manual. So, hindi na magiging tugma. Very common practice yan in Philippine testing. Kaya, ang application number one dito, there is really a need to develop local norms. Kung meron mang gumagamit ng foreign test, yung owner ng foreign test na yon dapat merong effort na mag-develop ng local norm. Hindi dapat automatic gagamitin mo yung norm na nakalagay doon sa manual. Siguro sa simula pwede kung kakabili mo pa lang. Sige, palusutin natin. But in the long run, dapat may effort yung may-ari ng test na mag-develop ng local norm for that foreign test. Got that? Hindi pwede yung usual problem na dinidescribe ko kanina. Yung score mo galing sa local, galing sa Tondo, tapos yung norm na gagamitin mo galing sa norm ng US University. Diba? So another
thing that we can do, no, in connection to this, mag-develop ka ng local test. Para automatic, pag nag-develop ka ng local test, yung norm mo dyan, local din. Pero between the two kasi, mag-develop ka na lang ng local norm versus develop local test, mas madali ito. Develop ka na lang ng norm. Kasi pag test ang i-develop mo, from scratch yan. Pati items, gagawin mo. It takes a lot of time and effort and resources. So ito mas manageable gawin. Again, kung meron kayong ginagamit na foreign test, gawan nyo ng local norm. Okay? Number two, dapat yung age ng raw score, kung anong age ng tao na pinanggalingan ng raw score, ganun din dapat yung age ng norm. Halimbawa, meron kang raw score galing sa isang 5 years old. Dapat, ikukumpara mo yung raw score na yan sa isang norm na binubuo rin ng mga 5 years old. Kasi kapag hindi mo sinunod yan, kinumpara mo yung raw score ng 5 years old sa raw score ng ibang age group, ang taas ng chance, you're gonna end up with wrong or inaccurate assessment. Let me give you an example how that happens, no? Halimbawa, meron tayong raw score galing sa isang 12 years old, grade 6 siya. Okay? So, galing siya sa 12 years old siya. Tingnan nyo, kapag yung raw score niya, let's say 80 over 100, ikumpara mo yung 80 over 100 sa 7-year-old norm. Ano ang equivalent ng 80 over 100? Ang interpretation, excellent. Pero pag ikumpara mo yung score ng 12 years old na to sa mga 9 years old, so medyo tumaas yung age group, no, naging above average. Kung ikukumpara mo yung 12 years old sa kapwa niya 12 years old na dapat ito naman talaga yung gagamitin mo, ano ang ibig sabihin ng 80 over 100? Low average. E kung matigas ang ulo mo, kinumpara mo yung score ng 12 years old sa mga 7 years old, anong interpretation mo? Excellent. When in fact, hindi siya excellent. Ano siya? Low average. E paano kung pinag-uusapan dito scholarship? Ano ibig sabihin niyan? E di mali yung assessment mo. Ano yung assessment mo? Excellent siya. Kasi nga, mali yung norm na ginamit mo. Ano naging decision mo? Binigyan mo ng scholarship. Na sa totoo lang, hindi naman talaga siya dapat makatanggap ng scholarship. Kasi sa totoo lang, yung score niya, kung ikukumpara mo sa kapwa na 12 years old niya, yung tamang norm, low average lang siya. So, binigyan mo ng scholarship ang isang tao na hindi naman dapat magkaroon ng scholarship, mali na yung decision mo. That's the danger. Kapag hindi tugma ang age ng norm sa age ng raw score. Kaya ang application dito, dapat kapag gumagamit ka ng psychological test, nagko-construct ka ng tinatawag na developmental norms. Ibig sabihin, dapat yung marami kang norms, no, according to different age group, lalong-lalo na kapag yung norm na ginagamit mo is what? Age sensitive. Not the norm. But what your test is measuring or the test construct is age sensitive. Malaki ang kinalaman ng edad. So to put that in a diagram, hindi lang sapat na meron kang general norm. Dapat iba pa yung norm mo para sa mga grade 1, iba pa yung norm mo para sa mga grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Alam nyo kung sino nagpa-practice nito? Yung Otis Lennon School Ability Test. Now, I know this test because when I was a guidance counselor, isa ito sa mga trabaho ko, nag-a-administer ako ng OLSAT sa mga incoming students and then I scored the test. Now, there was a batch, I learned this the hard way, ang dami pa namang kumuha ng test, hindi ko ma-interpret yung mga raw scores. Kaya pinagalitan talaga ako ng boss ko dyan. Isa sa mga unang pinakaunang situations na napagalitan ako during my career. Kasi nga, hindi ko maiskoran yung mga raw scores na binigay sa akin nung batch na yon na gustong pumasok sa school na yon kung saan ako nagtatrabaho. Ang tanong, bakit? Kasi hindi ko sinigurado na yung mga test takers inindicate nila sa papel yung age nila in years and in months. Mahalaga yon sa OLSAT. Kaya dapat, as the proctor, i-check mo kung yung bata ba, nilagay niya yung birthday niya o yung age niya in years and months. Hindi pwedeng years lang. Kasi sa kultura natin, satisfied na tayo sa years lang, di ba? Ilang taon ka na? 13 years old, 15 years old, 25 years old. Eh, hindi mo na sasabihin yung months. Pero sa OLSAT, dahil gumagamit nga siya ng developmental norms, kailangan meron. Ano ang age mo in years and then in months? Okay, now,
Ganito yung OLSAT, no, para makuha nyo yung sinasabi ko. Yung OLSAT, isa ito sa mga rare na test na meron siyang sariling booklet for the norm. Usually kasi, ang typical na psychological test, ang norm table, nasa dulo ng test manual, 3 to 4 pages lang yan. Siguro 5 the most. Pero ang OLSAT, isang buong booklet. Isang buong booklet. Separate sa instructions booklet nung test, no? Isang buong booklet yung norm niya. Bakit? Kasi nga ang daming norms ng OLSAT. OLSAT can be taken by someone from 8 years old hanggang 25 years old. And then per month, under that year, may separate norm yan. So iba ang norm ng 8 years 1 month, 8 years 2 months, 8 years 3 months, so on and so forth. Tapos mag-move ka sa 9 years, ganun din. Iba ang norm ng 9 years 1 month sa 9 years 2 months, 9 years 3 months, 9 years 4 months, hanggang sa mag-reach ka ng age 25. Ang tanong, ilang total norms meron? Kayo na lang bahala mag-compute. So bilangin nyo lang, no, sa isang age, sa isang year, ilang norm meron? 11 norms. Diba? Halimbawa, 8 years old. 11 norms ang under dyan. Mula 8 years 1 month hanggang 8 years, 11 months. Oh, 8 years old pa lang yun. Eh yung 9. Ganun din. From 9 years 1 month hanggang 9 years 11 months. So ilang norm o sa isang year? 11. Oh, ilang years 'yan from 8 to 25? Compute niyo times 11. Ganun ang total number of norms na meron ng OLSAT. No wonder kailangan talaga diyan ng isang booklet. 'Di ba? Now, ang tanong, meron bang exception 'yan? Dapat ba lahat ng psychological test may developmental norms? Again, ang sagot dyan, depende nga kung yung test construct mo, age sensitive. And how would you know? Review of related literature. Sasabihin naman sa'yo ng RevLit kung yung sinusukat ba nung test mo, meron talaga siyang age pattern. Kung meron, dapat meron kang developmental norms. Kung wala, exempted. Hindi mo naman kinakailangan gumawa ng ganyan. By the way, ihabol ko lang din, no, ganun din ang issue pagdating sa nationality. Kailangan ba lahat ng test ko, meron akong Filipino norm, meron akong Indian norm, meron akong Chinese norm? Ang sagot, hindi rin. May mga situations na pwedeng hindi ka nagagawa ng local norm, lalong-lalo na kapag yung test mo merong claim of universality. Kapag yung mga authors in the manual, sinasabi nila na yung test na to is culture fair including the norm, ibig sabihin nun, yung paggawa nila ng norm, kinonsider nila lahat ng kultura all over the world. So, hindi mo na kinakailangan gumawa pa ng separate Filipino norm kasi nga, in the norm that you're gonna use, na-consider na rin doon yung Filipino. Pero very rare na may mga ganyang test because sobrang matrabaho yan. One good example of that would be the NAEOPIR. If you remember, personality test, measures your personality in 5 components, yung OCEAN. Ang kiniklaim ni Cosa and McRae, the authors of the test, may ano yun, yung test nila, culture fair. Lahat ng kultura all over the world, talagang kinonsider nila in constructing test items as well as the norm. Kaya isa yan sa mga pinakasikat, pinaka widely used na personality test all over the world. Alright? So, yan yung issue ng nationality pati na yung age. Maliwanag. So, dapat ang raw score tugma ang nationality sa norm. Dapat ang raw score tugma ang age sa norm. But then again, may mga exceptions yan. Sinabi ko na kanina. Number 3, dapat ang isa mo pang i-check is yung biological sex. Match dapat yung biological sex ng raw score sa biological sex ng norm. Isa to sa mga controversial na usapin sa psychometrics. Should you separate the norms of males from females? Oh, anong sagot dyan? Sagot ng mga matatalino, again, depende. Diba? Kung yung sinusukat ng test mo, meron talagang sex difference according to the literature, that's why literature is important. Pag sinasabi sa literature na iba talaga ang males and females in connection to this something that you want to measure, kailangan talaga hiwalay ang norm dyan. And in connection to sex differences, I highly recommend basahin niyo yung libro ni John Gray. Clinical psychologist, ang specialization niya, sex differences. Talagang in this book, pinakita niya yung iba't ibang mga evidences na may mga certain psychological qualities na meron talagang sex difference. Iba ang lalaki at iba ang babae. Alright, so if you're a psych major and you're interested in this topic,
highly recommended ko yung libro na yan ni John Gray. So going back to psychometrics, ano ba yung mga psychological constructs na according to the literature meron talagang sex differences the following. Ibang-iba raw talaga yung verbal ability between males and females. Ibang-iba ang numerical ability, emotional sensitivity, and aggression. So kung ang test mo, ito yung sinusukat, dapat iba ang norm mo for males, iba pa for females. Ito naman yung mga norms, no? O yung mga sinusukat na walang kinalaman ang sex. General IQ and self-esteem. So kapag ang test mo, ito ang sinusukat, no need to create a separate norm between males and females. Alright? So yun yung tatlo na dapat i-check mo kung match ba yung norm at yung raw score. Ano yun? Nationality, age, and sex. Principle number 2, kinakailangan pag gagawa ka ng norm, representative of the target test takers. I want to emphasize on the word representative. It's a very important term in doing research. Diba? Ano ibig sabihin ng representative in research language? All sectors of the population or all types of people in that group form the norm. Kasi diba pag gagawa ka ng norm, magde-data gathering ka, i-administer mo yung test, kukolektahin mo yung raw score. So sino dapat yung mga tao na sasagot ng test mo for your pilot test? Dapat lahat ng subgroups of people of your target population na bigyan mo ng test. Dapat representative yung mga taong bumubuo ng norm mo ng population, representative sila ng population na gusto mong kukuha ng test mo in the future. To further illustrate this, bigyan ko kayo ng example, no? Halimbawa, for those of you who are aware of SWS, institution ito na naglalabas ng mga survey research. So, halimbawa, gumawa sila ng isang study, ito yung kanilang tanong. Are Filipinos in favor of condom use? Favor ba ang mga Pilipino sa contraceptives? So let's say naglabas sila ng study, ng report. Ang sabi sa study nila, ito raw, no? Tinanong nila ang 3,000 ng mga Pilipino and the result was landslide. 95% of these 3,000 agree with contraceptive use. So ngayon, kapag makikita mo yung ganyang finding, is it okay to say na ang Pilipino agree talaga sa contraceptive use? Talagang sure ball ka na ang isang Pilipino agree sa contraceptive use. Well, the critical question here, kung makakausap mo yung mga gumawa ng survey na yan, is sino ba yung mga tinanong nyo muna? So bago ka maniwala na ang mga Pilipino in general agree sa contraceptive use, tanungin mo muna yung mga researchers, sino ba yung 3,000 Filipinos na tinanong ninyo? Yung sinasabi yung 95% of 3,000, sino yan? And again, if you're gonna relate the term representativeness, ang follow-up question mo dyan, representative ba ng mga Pilipino yung 3,000 na yan? Only to find out, nung pinakita sa iyo yung data, ganito pala yung naging distribution ng survey. 90% ng 3,000 ang galing sa Luzon, 10% sa Visayas, walang tinanong sa Mindanao kasi nalayuan na, mahal ang plane ticket. Nakakapagod pumunta mula Metro Manila papuntang Mindanao. So wala na lang tinanong. So, kapag ganito yung itsura ng pag-gather ng data, ano ibig sabihin, hindi representative ng mga Pilipino yung 3,000. Bakit? Kasi walang representative galing Mindanao. Sobrang konti ng representative ng mga taga-Bisayas. Bias, ibig sabihin, itong conclusion na to, bias yan para sa mga Pilipino na nasa Luzon. Eh ang problema, ang pagka-Pilipino, hindi naman yan nakadepende sa Luzon lang. Kahit taga-Bisayas ka, kahit taga-Mindanao ka, Pilipino ka pa rin. Diba? Eh kung yung conclusion mo dito tungkol sa mga Pilipino, dapat tinanong mo lahat ng subgroups ng mga Pilipino. And that includes Filipinos from Luzon, from Visayas, from Mindanao. Kaya kapag ganyan ang forma ng data gathering, eh magiging invalid yung ganyang conclusion na sasabihin mo ang mga Pilipino in general agree sa contraceptive use. That's very misleading. Kaya kung itatama mo yung research na yan, ang dapat mangyari, balance dapat. Doon sa 3,000 na yon, well-balanced.
yung representatives. Mayroon kang mga taga Luzon na sumagot ng survey, may taga Visayas, may mga taga Mindanao, at hindi nalalayo yung number. 34%, 33%, 33%, yan yung ibig sabihin ng representativeness. Now, from here, ganito yung naging data gathering mo at lumabas, ganyan ang conclusion. Ganyan ang number, yan, safe yan. Pwede mo na ngayon masabi na in general, ang mga Pilipino talaga pro-contraceptives. Maliwanag. Ngayon, another application of that is during elections. Diba, SWS and other institutions, mahilig din maglabas ng mga survey research kung sino ang napipisil ng mga Pilipino na maging next president. Ito ang survey na to, lumabas to months before our most recent presidential elections. As you can see here, kasama pa sa listahan si Sara Duterte as president kasi during that time, hindi pa malinaw if she's gonna run. To make the long story short, diba, ang ending, hindi siya tumakbo. Naging vice president siya ni BBM. But during those times, no, nung pinagpalagay, nung inassume ng mga surveys na tatakbo si Sara Duterte, eh number one siya sa survey. So anong implication yan? Sasabihin mo, pwede mong sabihin na ang mga Pilipino satisfied sa leadership ni ex-president Digong Duterte na gusto nila yung next leader nila, Duterte din. Kaya siguro number one si Sara. Again, although that assumption makes sense, tanungin mo muna ng representativeness. So paano mo a-apply yun? Sino po muna ang mga tinanong nyo sa survey na to? Ito po ba buong Pilipinas? Meron po bang representative ang Luzon, Visayas, Mindanao? Baka naman kasi ang tinanong dito mga taga Davao. Obviously, kung puro taga Davao ang tinanong, baluwarte ng mga Duterte, most likely talaga magna number one si Sara. I will not be surprised. Diba? So until I see na itong study na to in-apply ang representativeness, hindi muna ako maniniwala na ito talaga ang gusto ng mga Pilipino. Gets nyo? Yun ang representativeness. I-apply nyo ngayon yan sa psychological testing. Halimbawa, gumagawa ka ng test na ang sinusukat, lakas ng loob scale. Sinusukat mo gaano kalakas ang loob ng isang estudyante sa isang university. Kasi, di ba, pag estudyante ka, nasa loob ka ng isang university, kailangan mo ng lakas ng loob para ipasa yung test, para matapos mo yung mga requirements, para makagraduate in general. Now, yung ginagawa mong test na to, let's say ang target population mo, lahat ng college students. So kapag na-publish tong test na to, basta college student ka, pwede kang sumagot ng lakas ng loob scale. Diba? Ngayon, paano mo a-apply yung representativeness given this? Sa paggawa mo ng norm. So syempre, i-administer mo na yung test kasi kukuha ka ng raw scores. Yung raw scores, yun yung gagawin mong norm. Ang tanong, sino ngayon dapat ang bibigyan mo ng test? Sino dapat ang kukunan mo ng raw score? If you're gonna apply representativeness, dapat lahat ng eskwelahan, more or less, nag-attempt ka, nag-effort ka, nakunin lahat ng schools in the Philippines. UAAP man yan, NCAA man yan, or mga eskwelahan na hindi UAAP or hindi NCAA, dapat may representation ng raw score sa norm na ginagawa mo. Kung matigas ang ulo mo, tamad ka, talagang sa sinabi mo na lang, ang dami-dami na mga hanapin na school, ma-effort yan, magastos yan, matagal yan. Kunin na lang natin yung mga raw scores ng mga Lasalista. Damihan na lang natin yung raw scores natin within Lasal lang. Anyway, college students naman yung mga Lasal. Para naman sa mga college students nung test, okay na yan. Puro taga-Lasal na lang kunin natin. Diba? Kapag ginawa mo yon, ano mangyayari? Yung data mo, yung norm mo, magiging bias only to the experiences of Lasal students. Got that? Ang problema, yung experience ng lakas ng loob, yung expression and experience of lakas ng loob, iba-iba yan sa iba't ibang mga universidad. Kasi iba't ibang mga systems yan. Iba-ibang mga problema dyan. May kanya-kanyang mga issues, may kanya-kanyang mga practices ang bawat universities and colleges in the Philippines. Kaya ang implication nun, iba't ibang expression, iba't ibang degrees ng lakas ng loob ang kailangan.
May mga eskwelahan, kailangan mo ng matinding lakas ng loob. May mga eskwelahan, petiks ka lang, papasa ka pa rin. So, ang problema, dahil matigas nga ang ulo mo, LaSalle students lang, yung ginawa mong norm, and in the future, may isang tao na taga UDM, Universidad de Manila, yung malapit dyan sa City Hall ng Manila, mula De La Salle, mag-LRT ka mula Vito Cruz, papuntang Central Station. Pagbaba mo na Central Station, katabing-katabi nun yung campus ng UDM. Anyway, kapag may isang estudyante taga UDM, kinuha yung test mo, tapos nakuha mo na yung raw score niya, you see the problem here. Ikukumpara mo ngayon yung raw score niya sa isang norm na ang basehan, lakas ang loob ng mga taga La Salle. Eh, hindi nga pareho ng lakas ng loob ang kailangan ng mga estudyante sa La Salle kumpara sa UDM kasi magkaibang universidad yan. Nagigets nyo? Hindi appropriate yung norm, yung characteristic ng norm doon sa characteristic ng raw score. Kaya ang tendency niyan, malaki ang chance na kapag tinuloy mo yung assessment ng raw score na yan, mapupunta siya sa maling area ng normal curve. Baka hindi naman talaga dapat nandyan yung raw score na yan in the normal curve. If only, itong norm na to well represented. Ang possibility na mangyari dito, baka sabihin mo, itong estudyanteng ito, mataas ang lakas ng loob. Pero sa totoo lang, mababa talaga ang lakas ng loob niya. Siguro sa LaSallean standard, kasi nga puro LaSallista ito, mataas yung lakas ng loob niya. Pero kung ikukumpara mo siya sa overall lakas ng loob ng iba't ibang mga students from different colleges and universities, baka average pala siya. Nagigets nyo? Yan ang danger. Kapag yung norm nyo, hindi representative. Kaya dapat, representative yung norm na gagawin ninyo. Another example, gumagawa ka ng test that measures stress of mall employees. So, sino ang target audience dito? Mga mall employees. Sila yung target test takers in the future. Therefore, sino dapat ang bubuo ng norm? Iba't ibang mga empleyado ng malls all over the Philippines. So, kukuha ka ng mga tao sa SM, ibibigay mo rin yung test sa mga mall employees ng Robinson, nandyan din yung Isitan, nandyan din yung Ayala Malls. Halos lahat ng mall dapat sa Pilipinas, bubuo ng norm mo. Well represented dapat. Kasi iba-iba naman ang stress sa iba't ibang mga malls. Baka iba ang stress ng mga taga SM, iba sa Rob, iba sa Isitan. You get my point. So kapag kinuha mo lahat ng malls, ano ang parang nangyari doon? Na average mo yung stress na na-experience sa mga empleyado ng malls all over the Philippines. Kaya in the future, itong norm na to, pwedeng-pwede mong gamitin kahit sa ang mall pa nang galing yung isang empleyado na kukuha nung test mo. Maliwanag. Tsaka ihabol ko lang din, no? Although this is not in the slide, ang isa pang advantage kapag yung norm na ginagawa mo is well represented, tumataas yung chance na yung set of scores that you're gonna get will assume the normal curve. Remember, bago kayo mag-proceed at gamitin ng isang norm to interpret raw scores, dapat patunayan nyo muna na yung distribution ng raw scores nyo normally distributed. Pero hindi nga sa lahat ng pagkakataon nangyayari yun eh. Minsan nga, yung norm nyo, hindi siya normal curve ang shape. Minsan skewed to the left or skewed to the right or bimodal. You get what I mean. Diba? So, kapag ina-achieve nyo yung representativeness, lahat ng subpopulations na ko-consider, tumataas yung chance na yung shape ng scores nyo is normally distributed. Maliwanag. Let's move on to principle number 3. Norms should be constantly updated. Tatandaan ninyo, ang buhay ng isang norm, 3 to 5 years lang. Ayan. So, dagdagan pala natin. 3 to 5 years. Ayan. So, halimbawa, gumawa ka ng isang norm na establish mo na, meron niyang buhay na 3 years. After 3 years, kailangan i-update mo na ang norm. In fact, isa yan sa mga changes na lumalabas sa isang test na nagbabago. Bakit may mga test na may mga bagong version? Halimbawa, Stanford-Binet. Ang latest, Stanford-Binet 5. May mga balita, next year lalabas ang Stanford-Binet 6. Gets nyo? Ano ang nagbabago sa bawat bagong version ng isang psychological test? Number 1,
Siyempre, items. May mga dinilit dyan, may mga dinagdag dyan. And number two, the norm. Yung panibagong norm o yung panibagong test na lumabas, for sure, iba na yung norm nun. In-update na yung lumang norm. Kaya yung nababalitang paglabas ng Stanford Binet 6 next year, for sure, yung norm doon, hindi nakapareho ng norm sa Stanford Binet 5. Ina-update na yung norm. Maliwanag. Tanong, bakit dapat i-update yung norm? Ang keyword dito is change. Kasi ang tao nagbabago as time goes by. Yung mga psychological attributes natin as time goes by, culturally speaking, nagbabago. Tumataas through time, bumababa through time. One good illustration of this, pag-usapan natin, Flynn effect. This is a very popular phenomenon in intelligence testing where they observe that people all over the world, and as history goes, no, patalino ng patalino. Never a point in our history na in general, yung general IQ ng mga tao all over the world bumaba. Ang pattern lagi, pataas ang pataas, patalino ng patalino ang mga tao, at maraming explanations yan. Better education technology, mas gumaganda ang curriculum ng iba't ibang mga eskwelahan, kasi nagiging tight yung competition, nagiging mahigpit ang mga accrediting institutions, kaya gumaganda ang curriculum. Oh. Kaya, patalino ng patalino yung mga tao. Again, anong tawag dito? Flynn effect. Now, the idea na ang tao, patalino ng patalino as time goes by, ang laki ng implication yan sa norm. If you realize, let me demonstrate. Halimbawa, HR ka ng isang kumpanya, ang role mo, recruitment. Ikaw yung nagde-determine whether an applicant will enter the organization or not. Tapos, ang isa sa mga screening tool mo is an IQ test. Ang problema sa IQ test mo, matagal lang binili. 1985 yung test na hawak mo. Therefore, yung manual niyan, lumaluma na, brown na yung papel, amoy lupa na, and somewhere in the manual of that test, nandoon yung norm na ginagamit mo na ang year is 1985. Kasi nga, 1985 pinublish yung test eh. So, yung norm na ginagamit mo ngayon is 1985. Meron ng mas bagong version ng test na yan. Meron ng 2024 version. Ang problema, yung kumpanya ninyo, walang pangbili ng bagong version ng test na yan. Kaya, napipilitan ka na gamitin ang 1985 norm kahit 2024 na. Ano ngayon ang danger doon? O, tingnan nyo, dito pa lang makikita nyo na yung paparating na danger. Diba? Ano ang pinakamatalino noong 1985? Ano ang raw scores? 60 to 65. Ang tawag sa mga taong yan, superior. Pero, sa 2024, ano ang ceiling? Ano yung pinakamatalino? Ano ang raw score nila? 95 to 99. Tumaas ang standard. In English, the bar was increased. Gets nyo? So, ibang-iba na yung ceiling ng norm between 1985 and 2024. Kasi nga, in effect dito yung Flynn effect. O, balik tayo sa scenario. Ang ginagamit mong norm, 1985, kahit na 2024 na, may aplikante nag-apply. Kumuha nung test. Ang raw score niya, 80. Kinumpara mo yung raw score na yan, na 80, sa 1985 norm. Anong ibig sabihin? Aba, superior. Lagpas-lagpas pa nga eh. Diba? Sabi ng norm yung 1985, ang pinakamataas na raw score na naabot ng population na to, na bumubuo ng norm, 65 lang. Eh, ito nga, 80 eh. O, ibig sabihin, parte pa rin siya ng superior. So, anong ginawa mo? Hinire mo. Kasi superior eh. Pero sa totoo lang, yung 80 na yan, kung kinumpara mo sa tamang norm, which is the 2024 norm, ano lang yan? Yung 80, low average lang yan. So nakita nyo nangyari, nag-hire ka ng low average, pero iniisip mo na yung taong low average na yan is superior. Mali na. Hindi mo dapat hinire yan, pero hinire mo. Remember, wrong decisions. Bakit? Wrong norm. Ganun din kay subject 2. Nag-a-apply sa kumpanya, ang raw score niya 75. Tuwang-tuwa ka naman, ang tatalino talaga ng mga tao ngayon. Kasi ang 75, superior na naman yan sa 1985 norm. Pero kung ikukumpara mo sa tamang norm, yung raw score na yan na 75, ano ang 75 sa 2024, nakalagay dito, fail yan.
So, nag-hire ka ng isang tao na fail. Pero sa isip mo, superior siya. Diba? And now you're wondering why your organization is falling apart. E di nag-meeting kayo kasi nagkakawindang-windang yung kumpanya nyo. Tinanong ka ngayon. Di ba ikaw yung taga-hire? Sinisigurado mo ba na yung mga hinahire mo, mga magagaling? O, ano isasagot mo? Ay, opo. Sure na sure ako, ito po yung mga results. Si subject 1, superior yan. Si subject 2, superior din yan. Mga henyo po yung mga hinahire natin. You see the problem? Henyo sa standard ng 1985. Pero kung gagamitin mo yung tamang norm noong 2024, hindi sila henyo. Yung isa low average, yung isa fail. Nagigets ninyo? Talagang magkakawindang-windang yung kumpanya kapag ganyan. Diba? Now, the thing is, sorry, no? Ito pala 2024 to. Baka malito kayo. 2024. Hindi ko napalitan. Yan. The thing is, IQ pa lang yan. Pero yung pattern na, yung idea na ang isang attribute, psychological attribute, nagbabago yan as time goes by, totoo rin yan sa iba. People change. Like, hiya. Patagal na patagal, ang tao nawawala na ng hiya. Because of social media, usong-uso yung pakapalan ng mukha ngayon. Lakas ang loob, nagbabago yan. Spirituality, nagbabago yan. Habang lumalakas ang puwersa ng materialism, less and less people are becoming spiritual. And of course, yung stress. Iba rin yung experience and expression of stress noon kumpara sa ngayon. Kasi ibang-iba na yung mga working industry ngayon eh. Marami mga work industry ngayon na wala 50 years, 100 years ago. Tulad ng mga call centers, di ba? So, kung ang test mo, ito yung mga mini-measure, sure ball. Kailangan mo talagang i-apply o kailangan mo i-update yung norm mo as time goes by. Now, i-relate natin to sa LaSalle. Specifically, there's an institution, there's an office in LaSalle that handles these issues. Yan yung ITEO, the Institutional Testing and Evaluation Office. Sila yung nag-handle ng entrance exam sa mga aplikante na gustong mag-aral sa LaSalle. The thing is, ina-update nila dapat, again, dapat yung DCAT norm. Yung entrance exam natin. After all, yung DCAT na yan, tayo ang nag-develop niyan eh. Tayo gumawa ng mga items. Tayo gumawa ng overall test. So dapat, nung ginawa natin yung mga items, pinilot test natin yan, kinuha natin yung raw scores, ginawa natin ng norm, which I'm sure ginawa ng ITEO yan. Pero kung a-apply natin yung principle na to, yung norm na nabuo nila, yung unang norm na binuo nila noon, dapat constantly ina-update yan. And how does that happen? Halimbawa, nagpa-entrance exam noong 2007. E di syempre, daming estudyante gusto mag-LaSalle. Ang gagawin ngayon ng ITEO, or sorry, wrong verb, kasi 2007, no? Ang ginawa ng ITEO, past tense, kinuha nila lahat ng raw scores ng estudyante, whether nakapasok sa LaSalle or hindi. I-database nila yan, kaya dapat maayos ang computers ng ITEO. Talagang ang dami mong raw scores na i-save dyan eh. Thousands yan. Diba? Sa dami ng estudyante na gustong makapasok ng LaSalle. So, nagpa-DCAT sila noong 2007, kinolekta nila yung raw scores. Nagpa-DCAT ulit sila noong 2008, kinuha yung raw scores. Nagpa-DCAT ulit sila noong 2009, kinuha yung raw scores. Naka 3 years na. Ano ang principle? Ang norm, 3 years lang ang buhay. Anong gagawin natin sa mga scores na yan for the past 3 years? Gagamitin natin yan sa paggawa ng panibagong norm. So kapag nagpa-DCAT ng 2010, yung norm na gagamitin dyan, galing sa scores from 2007, 2008, and 2009. In-update na natin noong 2010. Gets nyo? O, you go back in time. So, saan ngayon kinuha ang norm na ginamit noong 2007? For sure, kasi itong test na to may norm na yan eh. Pang-interpret ng mga scores na to. So, saan galing yan? E di, balik ka ulit ng past 3 years. Ito yung norm nito galing sa mga scores na nakuha ng ITEO from the batch of 2004, 2005, and 2006. Kinumbine nila yung mga raw scores na yon, yun ngayon yung norm na ginamit dito sa 2007. Same norm that they use in 2008, same norm that they use in 2009, pero hindi na nila pwedeng gamitin yan sa 2010.
Kasi, i-combine-combine mo na yung scores ng 2007 hanggang 2009, yun ngayon yung ibibigay mo, yun ngayon yung gagamitin mong norm sa pag-interpret ng mga raw scores, 2010, entrance exam. Got that? I hope you get the point. Alright? Kaya, again, always check if the norm is updated. Now, here's the question. Paano kung hindi? Let's say, scenario, HR ka. Sabi ng boss mo, ito yung test na ibibigay mo sa mga aplikante, luma na. Yung norm nito, 1995 pa. Pero wala tayong budget pambili ng bagong test, so gamitin mo na lang yung norm na yan sa pag-interpret ng mga score sa mga aplikante. Alam nyo ba, kung ang pag-uusapan natin ethics, hindi ethical na gagamitin mo yung old norm to interpret present scores. Got that? Ethical responsibility mo yon as a psychometrician na dapat sinisigurado mo na yung norm na ginagamit mo to interpret a set of raw scores, tugma. Kapag alam mo na may problema sa norm at ginamit mo pa rin yung norm na yon to interpret those raw scores leading you to create wrong assessments, meron kang ethical violation, pwede kang matanggalan ng license. Kaya ang dilema dito is, paano kung inutusan ka ng boss mo? Oo, alam ko, luma na, no? Expired na yung norm. Pero wala tayo pambili ng bago, yan na lang gamitin mo. Para meron tayong basis. Susundin mo ba yung boss mo o hindi? Actually, ang advice ko sa situation na yan, number one, kausapin mo ng masinsinan yung boss mo, ipaliwanag mo tong lecture na to. Ipakita mo kung ano ang danger para din sa organization kapag ang norm na ginagamit nyo is palpak or expired na. Diba? Pag napaliwanagan mo naman ng maayos yung boss mo, napaliwanag mo to ng maayos, for sure magkakaroon yan ng urge, no, na bumili na kasi ng test na bago para updated yung norm. Option 2, kung talagang walang pambili, i-offer mo ngayon dun sa boss mo na gawan natin ng local norm etong test na to. And how would you do that? Hahalukayin mo yung mga past performances ng mga aplikante sa organization na yon. I'm sure naman sinisave ng HR yan. Diba? So, halukayin mo ulit yung mga past performances, developan mo ngayon ng norm na updated na. Yun yung dalawang possibility na pwede nyong gawin if you are faced in that situation. Basta, unethical. Kapag alam mo na na-expired na yung norm, tapos ginamit mo pa yan to interpret raw scores. Diba parang alam mo na nga panis yung pagkain, pero sinerve mo pa rin sa mga kakain. Diba? Naging unethical ka. Okay? So, to summarize, ito yung mga principles sa pinag-aralan natin today in connection to knowing whether a norm is appropriate to be used for a raw score or not. Dapat appropriate ang norm in terms of nationality, age, and sex of the raw score. The norm must be representative of the target test takers and the norm must be updated after 3 to 5 years of its existence. The more na ginagawa nyo yung numbers 1, 2, and 3, mas nagiging tama yung interpretation sa raw score, which is a good one. Alright? Tumataas yung chance na tama yung assessment mo. Therefore, tumataas din yung chance na tama yung decision na ire-recommend mo sa clients mo. Alright? So, yan ang kinilaman. Yan ang discussion natin on norm principles. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sana nakatulong tong video na to. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.